Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's episode of Kapitan's Report. So nandito dito po tayo ngayon on location sa Opal and Topaz Road. Dito po yan sa Ortiga Center, Barangay San Antonio, syempre. So makikita nyo po sa aking likod ang Padilla Building. No? Ito po may antenna, isa po yan sa mga pinakaunang gusali dito na matatagpuan po dito sa Barangay San Antonio. At sa likod naman niya ay ang Union Bank Tower, no? Isa sa mga pinakamataas naman na building na matatagpuan dito po sa Barangay San Antonio, Pasig City. So, kitang-kita naman po natin kung gano'n ka-progresibo ang ating barangay. At mapapansin nyo rin, marami rin mga construction na nagaganap dito po sa area na ito. So, again, doon natin mapapatunayan na ang development dito po sa Barangay San Antonio ay tuloy-tuloy. So, kung may mapapansin po kayo, no, dito, yan, tingnan nyo po, si Ma'am Pia. Siya po ang ating official translator of sign language translator sa Barangay San Antonio. At siya po ay kabilang sa organisasyon na Deaf Ed Training and Assessment Center. So, sila po ay ang kanilang advokasya po ay ipalaganap pa ang Filipino Sign Language. At kami sa Barangay San Antonio ay napakaswerte. At sila ay aming nakapartner sa mga sari-sari pang mga PWD-friendly programs na gaganapin dito po sa ating komunidad. So, magkakaroon din po kami in the future ng isang MOA signing with Deaf Ed Training and Assessment Center para po mas maging official ang aming pagiging magkapartner sa paghahatid ng mga serbisyo para sa mga PWDs sa ating barangay. At ito'y pamamaraan namin para ipakita sa publiko na ang Barangay San Antonio ay isang inclusive barangay. And because of this, Barangay San Antonio is the first barangay as well as the first in Pasig City na mag-adapt ng ganitong programa para po sa ating mga community members. So again, kila Ma'am Pia, maraming salamat po sa oportunidad na ito. Alam naman po natin na kamakailan ay nagdiwang po tayo lahat ng Valentine's Day, no, noong February 14. At ang Barangay San Antonio ay kahit papaano sa simpleng pamamaraan ay ipinagdiwang din ito. Siyempre kasama po natin sa kolaborasyon na ito ay ang PCP1 o ang Police Community Precinct na pinangungunahan ni Ma'am Mariper Bala. At kasama ang ibang mga kawani ng Philippine National Police ay nag-alay po tayo ng mga rosas dito po sa ating mga community members sa Ortiga Center, particularly po sa may F. Ortigas Jr. malapit po sa Ortigas Park. At bukod po sa paghahandog ng rosas ay ang ilang kapulisan din po ay nagharana at naghandog ng ilang mga love songs para po sa ating mga community members na nanduroon nung araw na iyon. So kami po ay nagpapasalamat sa Philippine National Police at nawa ay next year ay mas mapalawak pa natin ang ating mga recipients ng ating Valentine's gift. At kami rin pala sa aming barangay hall mismo, sa ating mga barangay employees na babae, ay naghandog din po ang sangguniang barangay ng simpleng regalo, no? na para ho ay mas maramdaman naman, lalo-lalo na ng mga kababaihan, ang araw ng mga puso. So, muli sa ating mga kapartners, maraming salamat po sa inyo. Sa larangan naman po ng disaster preparedness, ay nag-umpisa na po ang ating isang extensive na 2-week training program para po sa ating mga responders, no? So nagsimula po tayo with a series of lectures. Itong nakaraang linggo ay nagkaroon naman po ng water rescue training, no? And itong mga darating na mga araw ay magkakaroon naman ng rappelling or yung high rescue training na again hatid sa atin ng mga kaibigan natin mula sa Philippine Air Force. At para masiguro na ating mga responders ay talagang makakasagip ng buhay at hindi sila ang sasagipin sa panahon po ng kalamidad. So again, sa ating mga disaster preparedness team, sa pangunguna po ni Kagawad Jun Sistoso, kami po ay nagpapasalamat at ating binibigyan ng tamang panahon at oras itong mga training at pag-iensayo na ginagawa po natin para sa inyo. Kamakailan lamang din po ay tayo po ay binisita, no, sa ating barangay upang makapag-benchmark
lalong-lalo na muli sa, dahil sa ating disaster preparedness na mga practices, pumasyal po ang Liga ng mga Barangay ng Tayabas City, Province of Quezon. So sila po ay pumasyal at tiningnan ang ating mga practices, ang ating mga pasilidad, ang ating mga kagamitan para po kanilang maibaon itong knowledge na nag-gain nila at kanilang masubukan na mai-apply naman sa kanilang mga barangay. So kami po ay nagpapasalamat kay na Mayor Ernida Reynoso at kay Liga ng Barangay President Ricardo Quiano. So Cap, maraming salamat po sa inyong pagpasyal sa Barangay San Antonio. At kami nagpapasalamat din po sa inyong binigay na broas, no, at sa pansit habab na inyong inihandog para po sa sanggunian barangay ng San Antonio. At nawa ay nagustuhan niyo rin ang aming naihandog sa inyo na wine na isa ho sa mga lokal na produkto ng ating barangay. So pagdating naman po sa ating mga sa ating business sector, no, alam naman po natin na ang Barangay San Antonio dito po matatagpuan ang isa sa mga pangunahing mga business districts dito po sa Metro Manila, at yan po ay ang Ortigas Center. At dito po sa Ortigas Center ay marami po tayong mga hotels, no? At ang mga hotel na ito ay sila ang aming main draw in terms of tourism, no? So nais naming i-commend ang Marco Polo Ortigas Hotel sa kanilang nakamit na award, no? Talagang award winning ang ating mga establishmento dito sa Barangay San Antonio. At ang nakamit na award ng Marco Polo ay ang Forbes Travel Guide 5-star award. So ito ay nakamit nila for 4 straight years already. At kami natutuwa syempre na ang ating mga establishmento ay napaparangalan. Gayun din ang The Linden Suites na kamakailan lamang ay tumanggap din ng isang award, no? Ito po ay ang Love by Guests Award, no, for 2020. Kaya't kina Ma'am Tet naman po ng Linden Suites, again, congratulations po. At nawa ay magtrabaho pa tayo ng mas maigi, no, o mas maganda pa, mapaganda pa natin ang ating mga serbisyo, hindi lamang sa mga turista na pumapasyal dito po sa ating komunidad, kundi pati na rin sa ating mga residente or community members na tumatangkilik din ng ating mga establishments. At asahan nyo naman po na ang Barangay San Antonio ay nandirito lamang sa inyong mga endeavors para mas maging epesyente pa tayo sa ating pagseserbisyo sa publiko. Pagdating naman po sa improvement, no, ng services natin, no, alam naman po natin that barangay is gearing towards yung pedestrian friendliness, no. So kamakailan ay tayo ay kinonsultan ng isang grupo, ng isang NGO na kung tawagin ay ang The Pearl Project, na ang pangunahing advokasya ay mas mapaganda ang pedestrianization o paglalakad dito po sa ating komunidad. At tayo naman ipinakita natin ang ilan sa mga walkways na ating binigyang buhay muli o ating na-rejuvenate, no. At particular itong walkway natin sa Pearl Drive na dati-rati ay motorcycle parking lot, na ginawa na natin siya ngayon green walkway. Kaya sabi nga namin sa ating mga kaibigan mula sa The Pearl Project, magtulong-tulong lang tayo, makausap natin ang mga wastong tao, matap natin ang mga tamang partner sa private sector. At sa ganon ay ang ating dream o ang ating pangarap na mas maging pedestrian friendly ang ating komunidad ay makakamit din natin. So muli sa Pearl Project, kami po ay very excited sa ating future collaborations. Especially, siyempre isasama rin natin dyan ang OCAI, ang ABMOSI, City Government of Pasig, para mas maging matatag at malakas ang ating thrust para po mas maging pedestrian friendly ang Barangay San Antonio. Pagdating naman po sa mas marami pang mga collaborations, no, kamakailan, for the first time in their 28 years of existence dito po sa Barangay San Antonio ay napili po ang Barangay San Antonio ng ABMOSI para po sa kanilang taunang corporate social responsibility activity. So nagkaroon po sila ng isang outreach program. Siyempre sa pangunguna po yan ng kanilang presidente na si Engineer Paul Lazarte kasama ang board of directors. At very happy and proud sila to say na it is the first time that they have conducted an outreach program sa Barangay San Antonio, na barangay na kinabibilangan nila. So ako rin bilang barangay captain ay natutuwa ako. At very inclusive na talaga ang barangay ngayon. Lahat ng stakeholders ay
nagkakasundo, nagkakatulong-tulong para po mas makahatid ng mas marami pang serbisyo at benepisyo para po sa ating mga kabarangay. So nagkaroon din sila ng ilang mga games and bukod sa mga loot bags ay nagbigay din sila ng mga snacks para po sa mga mag-aaral ng ating daycare center. Kaya nagpapasalamat kami kay Kagawad Paul, kay Kagawad Pauline Blando na siyang naging responsable rin para i-organize niya ang mga mag-aaral ng ating daycare center. At karugtong na rin ito, no? Bukod sa outreach program na ito ay pinaplano na rin namin nila Kagawad Pauline ang Women's Month celebration, no? Alam naman po natin, March is just around the corner. Kaya nga, ilang linggo na lang, Marso na. At ang Marso ay Buwan ng Kababaihan o Women's Month. So, inaayos na rin ho namin ang mga sari-sari nating mga activities na gaganapin natin para sa buwan na yun. At kami natutuwa na meron na rin mga ilang private stakeholders na nag-i-express ng kanilang intention na makapag-host ng ilang activities para po maipagdiwang natin ang Women's Month. So, muli, sa lahat po ng ating mga kapartners, maraming salamat po sa inyong mga tulong. Kasama din, siyempre, sa ating pag-iintindi sa ating mga facilities, siyempre, iba rin iniisip natin ang talagang mismo mga tao natin o mga citizens natin dito sa Barangay San Antonio. Kaya, every month, ang ating barangay, kasama po ang Office of the Senior Citizens, ay nag-select ng 12 na of the most indigent na senior citizens na kasapi ng ating komunidad. At sila ay binibigyan natin ng monthly na financial assistance. Nawa ay madagdagan pa natin ang bilang na to na from 12, madagdagan pa ng ilan pa sana para mas marami pa tayong matulungan. Pero sa ngayon, in the first 2 months naman ng ating ng taon na ito, ay patuloy tayong nakakapagbigay ng financial assistance dito po sa 12 senior citizens na ating pong napili. So kami po ay nagpapasalamat sa pamunuan po at sa mga officers ng Senior Citizens Association natin dito po sa Barangay San Antonio. And last but not the least, hindi lamang sa mga tao, no, ang ating binibigyan ng halaga dito po sa Barangay San Antonio, pati po sa ating mga first citizens o sa ating mga pets, no. Kamakailan ay meron pong ni-report sa atin ng Valentine's Day, February 14. How ironic, no? Merong nawawalang aso, isang Shih Tzu, no? Kaya dumulog sa atin yung may-ari nito at humihingi ng ating tulong para huma-retrieve ang kanilang alagang aso. So again, tinipon natin ang ating mga barangay employees sa ating command center, sa ating security force sa pangungunan ni Kagawad Ivan Rupisan. And after 3 days ay ating na-retrieve itong nawawalang Shih Tzu na ang pangalan ay si Gael. So after 3 days, nahanap natin at naibalik na rin natin siya sa kanyang may-ari. So sa ating mga magigiting na kawanin ng ating barangay, maraming salamat sa inyong tulong at sa mga citizens natin na lumalapit po sa atin para po humingi ng assistance, maraming salamat po sa tiwalang ibinibigay niyo po para po sa Barangay San Antonio. So muli, ang aking patuloy na paghikayat sa ating mga kabarangay na i-like ang ating mga Facebook pages at ating i-subscribe, mag-subscribe sa ating YouTube channel na Barangay San Antonio, Pasig City. So, nang sa ganun, mas maging updated po tayo, malaman po natin ang mga ginagawa ng barangay, malaman po natin ang gagawin pa ng mga ng ating barangay sa ating komunidad. At doon naman po sa mga walang Facebook, yung mga kasambahay nyo, sigurado meron yan. Yung mga apo ninyo, meron yan. Kaya hikayatin nyo po sila na tunghayan at subaybayan ang aming mga activities sa aming mga Facebook pages. Let's be more proactive sa pag in being informed, no? Sabi nga natin, hindi sa lahat ng bagay ay ang impormasyon ay darating sa atin. Kailangan din na magkusa din tayo kahit papano na malaman ang iba't ibang mga activities ng Barangay San Antonio. So bago po tayo magtapos, nais ko lang magpasalamat, no, kay Ma'am Elaine, no, of Malayan Plaza. So nandito po kami ngayon sa harap ng kanilang property. So Malayan Plaza is one of those leading hotels also in Ortigas Center in Barangay San Antonio. At kami po ay nagpapasalamat at nabigyan po kami ng pagkakataon para dito naman makapag-shoot ng aming weekly Kapitan's Report. So muli,
ang aming pagpapasalamat sa inyo at nawa ay patuloy niyo pong subaybayan ang aming pag-uulat na ginagawa linggo-linggo. So ito po ang inyong lingkod, Kapitan Raymond Dising, bumabati po sa inyo ng isang magandang araw and maraming maraming salamat po. Thank you.